Welcome back mga kaibigan, magandang umaga, tanghali at gabi sa inyong lahat mga kaibigan, no? Kung saan mang lupalop kayo ngayon ng mundo nanunood. Okay, news and updates na tayo mga kaibigan, huwag na nating patagalin pa, no? Let's begin. Unahin na natin itong itong tweet ni Hale mga kaibigan, no? Kani-kanina lang to mga kaibigan, mainit-init pa, no? Ngayon lang ulit siya nag-post ng thread, no? Alam naman natin na community game analyst si Hale mga kaibigan sa Axie Infinity. Kaya magandang i-follow siya mga kaibigan about sa Axie updates, no? Kung gusto natin ng mga Axie Infinity updates. Origin pala, no? Axie Infinity Origin na updates mga kaibigan. Sa umpisa pa lang ng tweet niya mga kaibigan, makikita nyo rito, nag-disclaimer na siya agad, no? Okay, para hindi nag-disclaimer siya na hindi pa raw ito tungkol sa season 4, pero nag-share siya ng mga bagay-bagay mga kaibigan. Okay, scroll down natin para mas maganda mga kaibigan, no? Nilagay niya rito yung YouTube link nung recent AMA or Ask Me Anything, no, ni Zozer at Berlin mga kaibigan. Si Zozer pala yung lead ng live ops ng Axie Infinity mga kaibigan, no. More on thoughts and opinions nila ito tungkol sa recently held na season 3 natin. Pati na rin yung mga team comms na namamayagpag, napanood ka rin nito mga kaibigan. At agree ako doon sa nabanggit ni Zozer na posibleng hindi naman sobrang nerf ang mangyari, no? More on buffing ng ibang cards, lalo na yung hindi masyadong ginagamit na na cards mga kaibigan. Kung baga balancing siya more on buffs sa mga useless cards, no? At ang ganda rin ng sinabi ni Zozer tungkol sa need ng players na magkaroon ng something to look forward tuwing maglalaro, no? O maglalagin sila sa Axie Origins. Tama nga naman, 'di ba? Mga kaibigan, syempre, tayong mga players gusto natin ng nagda-drive sa atin na maglaro talaga, no? Maganda siguro kung meron man lang kahit konting rewards na SLP, 'di ba? Aside from daily login bonus mga kaibigan. Pinag-usapan din nila rito yung affordability at accessibility, okay, within Axie Origins. Dito rin nabanggit nila na tinitignan nila yung mga magiging duration at tinitignan nila yung magiging duration ng bawat era natin mga kaibigan. Sabi ni Zozer mga kaibigan, titignan nila kung okay ba yung dalawang weeks per era mga kaibigan, no? Kayo mga kaibigan, anong tingin nyo? Sobrang daming nabanggit ni Zozer din dito mga kaibigan, sa AMA na ito, no? Para sa akin kasi yung 3 weeks na yun mga kaibigan, sobrang tagal, no? Nakita naman natin sa ating Mystic era, ay final era natin na 3 weeks, sobrang tagal, di ba? Pwedeng 2 weeks per era, no? Tinitignan nila kung okay ba yung 2 weeks per era mga kaibigan. Anong tingin nyo mga kaibigan? Mas okay ba yung 2 weeks, no? Para sa akin, mas okay eh. Sobrang daming nating mapupulot na dito na information mga kaibigan, no? Mabubusog kayo sa nag-uumapaw na impormasyon mga kaibigan tungkol sa patutunguhan ng ating Axie Origins. Kaya mas maganda panoorin nyo ito mga kaibigan, no? Dito rin sa thread na to mga kaibigan, sabi rin ni Hale dito, majority of adjustments are numerical in nature. Ibig sabihin, mga kaibigan, minor changes lang, no? Talaga yung mga mangyayari sa atin dito, yung magiging balance. Sabi pa niya rito sa thread na to, posible raw na sabihin nila yung mga changes soon, mga kaibigan. Okay. Pero yung patch ay hindi pa kasabay, later pa, mga kaibigan. Sabi niya rito, the reasons for this being that there's more than just a balance patch on the way and currently plan is to ship everything together, mga kaibigan. Okay, sabi niya pa rito, it's understandable that some community members would prefer to have more time to test these changes before they go live. However, the responsibility to ensure a stable release belong to the team, no? Ayun nga mga kaibigan, kaya rin siguro 3 weeks yung off-season natin, no? Itong ating off-season ngayon. Kasi gusto talaga nila na dapat ay stable talaga ang lahat bago i-release mga kaibigan. Kaya talagang
paghahandaan nila ito, no? Which is good naman, mga kaibigan, no? Umaasa lang din talaga tayo na maging mas ano eh, mas maganda at mas maging balance pa yung ano, kalalabasan ng mga changes or balance ng mga cards, mga kaibigan. So ito naman, mga kaibigan, ito pa sa thread din na ito. Para sa mga content creators, magre-release sila ng video friendly na presentations, mga kaibigan, no? Ayun nga, ano, maganda 'yon. Makakatulong ito sa atin para mapadali na rin ang ating pagre-review, mga kaibigan, no, ng mga proposed na balancing patch. So kaabang-abang ito, mga kaibigan. Okay, and then lastly, okay? Lastly ito na banggit, no, nabanggit dito ni Hale na may gaganapin ulit na town hall. Kaya abang-abang lang ulit tayo, mga kaibigan, no. At yun nga, mapunta tayo sa ating ano, sa ating game, no, kasi may mga bago rito eh. Ito yung ilan sa mga bagong ano, no, mga bagong parang ano UI, no, na wala sa ating nung nakaraan sa ating season 3 final era, no. So dito tayo sa ating ano crafting, mga kaibigan, no. Isa-isa to, mga kaibigan, no. So dito, kapag dito kayo nag-craft sa master, no, ito. Yan, yung may mga SLP na kailangan, no. Sa Runin A, okay? Master Runin B, okay? Meron na kayong makikita ng ano, mga kaibigan, ito. Itong green bar na to, no. Over 100 siya, no. Click lang natin itong ano, parang info, no, ito. So ito nga, PT system craft na more to increase your chances of obtaining mystic runes or charms. Kaya kapag na-reach mo na yung ano, 100 over 100 na craft quantity, mga kaibigan, mas malaki yung chance na mystic rune or charm yung makuha mo, no. So tayo, wala, 3 pa lang tayo, no, over 100, pambihira. Okay, mga kaibigan, at syempre meron pa, no. Ito naman, mga kaibigan. So ano to, exciting to, no. Dito, pag clinic nyo itong events natin, mga kaibigan, okay, makikita natin dito, no, na direkta na dito sa game yung events, mga kaibigan. So, di ba? Wala to dati, di ba? Mariredirect ka pa sa website nila na update sa Axie, mga kaibigan, di ba? Tapos, andito na rin yung title ng event. Ito, di ba? Beast Blitz Part 1, mga kaibigan. Okay, the warm up. Andito na rin yung Part 2, di ba? Tapos andito na agad yung contest mission, mga kaibigan, makikita nyo na rito, okay? At ang overview ng ating leaderboard, ito naman. Kapag natapos mo na yung contest mission, direct mo na rin maka-claim, you know? Yun yung maganda, you know? Ito, sa missions, no? Directly mo nang maka-claim yung, ano, yung rewards, no? Hindi nakatulad dati, ito, na-claim ko na kasi yung akin, eh. Ayan, diba? Saan na ba tayo? Dito na tayo, eh. Ay, over season. Part 1, yan, part 1. Okay, so dito na tayo sa pinakahuli, diba? Ito lang yung hindi natin natatapos, no? Tatlo, apat pa pala, no? Ito. So, pwede mo nang maklaim dito, mga kaibigan, no? Maganda ito, mga kaibigan, kasi ano eh, mas madali, no? Mag-claim. No, mga kaibigan? At mas mataas yung ano, chance na mas maraming sumali sa contest dahil dito sa ginawa nilang to. Mas mapapadali, no? Tsaka mas maano nila, mas makikita nila mismo kung ano pa yung mga missions na dapat nilang tapusin, 'di ba? Mas mabilis, 'di ba? So ang ganda nitong ginawa nilang 'to, mga kaibigan, no? Sa UI. Okay, nilagay na nila mismo dito, no? Hindi na tayo pupunta sa app.axie para mag-claim ng ating rewards at makita yung mga missions at yung leaderboard, no? Okay, so sa next naman nating update, mga kaibigan, no? Sa next na tayo. Yan, ako lang minimize ko lang 'to, mga kaibigan. Next na tayo. Dito naman, mga kaibigan, ito naman sa ano, si Shafiq Naseri, no? Okay, si Shafiq Naseri. Follow nyo, mga kaibigan, no? Bagong solutions engineer ng Ronin Network. Third party games, mga kaibigan. Ano ba yung ano? Ano nga ba yung ginagawa ng solutions engineer, mga kaibigan? Ito ba yung engineer na nag-iisip ng solutions, mga kaibigan? Joke lang, no, mga kaibigan. Nabanggit niya rito na sa tweet niya kung ano nga ba yung role niya, mga kaibigan, no? As solution engineer, no? So number one, building strong relationships with partner studios. Number two, identifying their unique needs and challenges, mga kaibigan. Focus talaga ito sa mga ano eh, sa mga third party games tulad ng The Machines, no? Nakaka-release lang kailan lang, no? Trivesters at iba pa, mga kaibigan.
Kaya yung mga gustong mag-explore pa ng ibang games na partnered with Ronin, marami rin talagang ano eh, aabagan, no? Makaibigan. Okay, so next tayo, makaibigan. Sa coins na tayo, makaibigan, no? Coins update na tayo. So, as of now, 6 PM, no? Sa recording natin ngayon, 22, okay? April 22, 6 PM, makaibigan. Ito yung price natin sa Bitcoin. Yung mother coin natin. Nagre-range siya sa price na 1.5 million, mga kaibigan, no? So down pa rin siya ng 3%, mga kaibigan. So nakita nyo rito, pababa pa rin talaga yung ano niya, no? Okay, tapos yung ano natin, sunod natin, SLP, syempre SLP, SLP naman natin ay 0.14 na. So bumaba ulit, mga kaibigan, no? So kahapon, kagabi, mga kaibigan, 15 to ay 16, no, tama ba? 16 or 15? Ay 15 na lang, no. So ngayon gumaba ulit, 0.14 na. Okay. Sa ating ano naman, AXS. Check natin tong AXS natin. 443 na lang, mga kaibigan, no. Ang ating AXS down siya ng 3.6, no. 24 hour range, mga kaibigan. At lastly, ang ating RON, mga kaibigan, Ronin. Okay, check natin tong Ronin natin. Okay, $59. $59. 59.6, no? Pesos na lang tong ano natin, Ronin natin. Taas ng binaba, ah. Di ba? Kasi nung kailan lang tayo nag-check nito, nasa ano pa to, eh? Nasa 70, di ba? So, laki din ng binaba ng Ron natin, mga kaibigan. So, yun nga, mga kaibigan. Total, nag-check na rin naman tayo ng price. Punta na tayo, syempre, sa ating Axie Marketplace, mga kaibigan, no? Titignan natin dito yung mga price ng ating Axie, ng mga floor price ng ating Axie Infinity. Okay, so eto nga, 1.4 yung pinakamababa rito, pero the rest 1.5 na, no? Okay, 1.5 na, mga kaibigan. Page 2 natin, 1.5 pa rin, mga kaibigan. So check natin sa page 3, baka 1.6 na to. 1.5 pa rin, mga kaibigan, no? So sa page 4, ito baka 1.6 na to. Tama ba? 1.5 pa rin. Ayun, merong ilang 1.6 na dito. So mababa pa rin, no, mga kaibigan. So para sa akin, okay, sa mga narinig nating updates, no, sa sinabi ni Hale, no. Pero mas magandang ano rin, mas magandang panoorin niyo na rin, no, yung mga sinabi ni ano doon, mga sinabi ni Zozer, mga kaibigan. Okay, si Zozer kasi yung ano, nakatalaga, no, na siya yung head ng ano, ng live ops, mga kaibigan. So ibig sabihin, siya yung nagma-manage, no, ng itong mechanics ng game natin sa mga cards, sa balancing, no, kay Zozer. So may ano siya doon, meron siyang tawag dito, meron siyang mga pa parang sneak peek, mga kaibigan, sa mga sinabi niya, no, na marami silang babaguhin sa mga existing cards na natin na ano, na hindi masyadong nagagamit, no. Pwede silang mag-buff, no. Parang madami-dami, eh. Para sa akin, ha, personal thought ko lang dun sa mga sinabi niya na yon, parang madami silang gagalawin, no, na cards, okay, na mga yung hindi masyadong ginagamit, no. Kasi ang yung ano, goods na kasi yun, eh, yung nasa ano natin, yung mga meta natin as of now. Kaso nga lang yung topas natin medyo ano, broken, no, yung topas natin. Yun lang naman yung problema, yung topas natin, no. Wala tayong masyadong pang-counter, yun yung problema. So the rest okay naman, 'di ba? Mas maraming ang variation ng meta ngayon, eh, 'di ba? So malamang ang gagawin lang nila, mag-buff sila ng ano, mga iba pang cards, no, para mas makita pa natin yung mas maraming meta, no, na pwedeng mabuo, pwedeng ma-theorycraft natin. O yung off season. So medyo malapit-lapit na 'to, mga kaibigan. Abang-abang lang kayo, no. Baka next week, no, or next week, yan, maglabas na sila ng ano, ng balancing sa mga cards natin. So yun nga, mga kaibigan, no. Okay, at hanggang dito na lang siguro ulit tayo, mga kaibigan. Check lang tayo palagi ng ating mga ano, news and updates, mga kaibigan, no. So maraming salamat sa pakikinig at panonood, mga kaibigan. Pwede rin kayong mag-suggest ng ano, pwede rin kayong mag-suggest ng topic, no, o kung ano pa yung gusto nyong ano, matutuan sa Axie Infinity Universe, mga kaibigan. Comment lang kayo sa ating comment section. At sisikapin nating sagutin, no,
yung mga katanungan nyo, mga kaibigan. Huwag nyo rin kalimutang mag-like sa ating video, mga kaibigan, at mag-subscribe syempre sa ating channel, mga kaibigan. Dahil napakalaking tulong ng bawat like at bawat pag-subscribe nyo, syempre. Maraming salamat ulit, mga kaibigan, no? Sa inyo, mga kaibigan. And then, mag-ingat kayo lagi, syempre, no? At peace out!